sa mga maiinit na balita ngayong tanghali. Singaporean President Herman Shanmugaratnam nakatakdan dumating sa Pilipinas mamayang hapon para sa 3 araw na state visit. Southbound ng EDSA Kamuning Flyover, binuksan na sa mga motorista matapos sumailalim sa rehabilitasyon. African swine fever nakapasok na rin sa Quezon Province. Isdang tamban, ibinibenta na lamang ng 50 pesos kada banyera sa Iloilo dahil sa oversupply. At Olympic pole vaulter na si EJ Obiena, ginawaran ng 500,000 ng pamahalaang lungsod ng Maynila. Nesty Petesio at Earl Rin Ando, bibigyan parangal din ng Philippine Coast Guard. Magandang tanghali mga kasangbahay. Ngayon po ay araw ng Webes, August 15, 2024. At una sa mga balita ngayong tanghali. Proud na proud na sinalubong at inabangan ng ating mga kababayan ang parada para sa mga atletang Pilipino na sumabak sa katatapos lang na 2024 Paris Olympics. Sa kabila ng mainit na panahon, hindi nagpatinag ang ating mga kababayan, masilayan lamang ang mga atleta. Ang detalya sa ulat ni Ryan Lakanlale. Inabangan ng libu-libo nating mga kababayan ang ating mga atleta na lumahok sa 2024 Paris Olympic sa isinagawang Heroes Welcome Parade kahapon sa Maynila. Hindi alintana ang init ng araw. Lumabas sa kalsada ang ating mga kababayan upang masilayan ng mga atleta at ipakita ang kanilang suporta. Kabilang sa mga nag-abang sa parada, ang mga mag-aaral mula sa iba't ibang eskwelahan sa Maynila. Maging ang mga kabarangay ni Yulo sa Leverisa Street ay matyagaring nag-abang sa pagdaan ng float ng mga atleta. Anila, proud sila sa naabot na tagumpay ni Yulo at iba pang mga atleta na buong tapang na itinaas ang bandila ng Pilipinas. Anila, nakita nila kung paano nagsimula si Yulo noong bata pa, na madalas umanong mag-practice sa isang pampublikong playground ang paraiso ng Maynila. Umaasa sila na magiging magandang halimbawa si Yulo sa mga kabataan para mahumaling sa sports at magbigay din ng karangalan sa Pilipinas. Proud kami sa kanya. Magandang ginawa niya. At saka lahat ng mga taong Leverisa natutuwa sa kanya. Sana ay mga bata ngayon, kagaya na nandito mga bata, makikita nila na sana gayahin nila si Carlos Yulo kung anong ginawa niya para pag-uulad din nila yon sa kanilang magulang. Kapit ka kaya lang magkayaan mo yun. Kapit ka. Wala kami masabi. Nagdalawang gold medal siya. Siyempre lahat tayo magiging proud para sa kanya. Kaya naman talaga naging ano. Wala nang ibang. At ang Maynila eh. Kaya lang. Alas 4 ng hapon, umalis ang parada sa Aliu Theater. Dumaan sa Rojas Boulevard, dumaan ng Luneta, P. Burgos Street, Finance Road, Taft Avenue, Quirino Avenue, Adriatico Street at dumiretso sa Rizal Stadium. Umabot ng 2 oras ang programa at saka nagkaroon ng maiksing programa sa Rizal Memorial Coliseum. Isa-isang ipinakilala ang mga atleta kung saan dumagundong sa sigaw ng mga manonood bilang suporta na tila hindi nauubusan ng lakas sa maghapong pag-aabang. Nagbigay din ng mensahe ang mga medalist, lalo na para sa mga kabataang nais din silang tularan. Sa mga kabataan po na nag-aim na sundan yung yapak po naming lahat na nandito po sa harapan ninyo, huwag niyo pong pigilan yung sarili ninyo, huwag niyo pigilan na abutin ang pangarap ninyo. Lagi niyo pong tatandaan, sa bawat paghindi ni Lord, sa bawat na ayaw ni Lord ibigay yung gusto natin, as better ang plano ng Panginoon lagi kaysa sa atin. Sa lahat po ng kababayan ko sa buong mundo, tapos kaus-puso po kaming nagpapasalamat sa suporta nyo
at sa prayers nyo. Lalo na po sa mga nanood po sa amin na madaling araw po dito sa Pilipinas. Maraming salamat po. Maraming salamat po sa Panginoon sa paggabay sa amin, pagbigay po ng lakas para ipagtaguyod yung mga pangarap namin sa buhay. Proud na proud ako sa mga nakatayo dito sa gilid ko. Grabe yung motivation po na nakukuha ko sa kanila at mga natututunan. Sobrang nakaka-inspira silang lahat. Mas gagalingan pa po namin sa mga susunod na competition at asahan nyo po na mas makakakuha po tayo ng mas maraming medal po. Nagpapasalamat po ako sa lahat ng mga taong sumusuporta sa amin. Ang Gymnastics Association of the Philippines, target na makasungkit muli ng mga medalya sa susunod na 2028 Los Angeles Olympics. At sa pagkakataong ito, target nilang maisama rin ang mga kapatid ni Carlos Yulo. So the brownie will be part of the team for Team Philippines, yeah. Starting... Well, we start in the SEA Games. We have Team Philippines already, mm-hmm. with our junior team, Pai Philams. Mm-hmm. We have a very, very powerful team, Philams, and they also want to win the Olympics on LA. They said that they're going to train hard, so they want to win medals. These are the girls? The girls. Ryan Lacanlale, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Aprobado na sa ikalawang pagbasa ng House of Representatives ang House Bill number 10723 o ang tinatawag ding Yulo Tax Exemption. Ito ang panukalang nagsusulong ng tax exemption sa mga donasyon sa national athletes na nakikipagkumpetensya sa international sports competitions. Ang detalye sa ulat ni Rosalico. Lusot na sa ikalawang pagbasa ng House of Representatives ang House Bill number 10723 o tinatawag na Yulo Tax Exemption ni House Committee on Appropriations Chairperson Albay Representative Joey Salceda. Isinusulong ng panukalang huwag patawan ng buwis ang mga donasyon para sa national athletes na sumasabak sa international sports competition. Ipinasa ito sa plenaryo ilang oras matapos ang isinagawang congressional reception para sa Philippine Olympic Delegation sa Paris 2024 Olympics, kabilang na ang double Olympic gold medal winner na si Carlos Yulo. There's a motion to approve on second reading, House Bill number 10723. As many as in favor say aye. Those against say nay. The ayes have it. House Bill number 10723 is hereby approved on second reading. Kung tuluyang maisa sa batas, aamyendahan ito ang Republic Act 10699 o National Athletes, Coaches and Trainers Benefits and Incentives Act. Ang panukalang ito ang iginiit mismo ni House Speaker Martin Romualdez sa mga kapwa mambabatas upang mapaigting pa ang suporta ng pamahalaan sa mga atletang Pilipino. Gayun din, mapagkalooban ng akmang pondo ang sektor ng sports o palakasan sa bansa. We will conduct a review of our legislation, among others, Republic Act 10699, the National Athletes and Coaches Benefits Incentives Act. Kailangan amendahan natin para maibibigay ng suporta at tulong po sa lahat ng mga atleta natin. Ang ibayo pang suporta mula sa gobyerno, inaasahan naman ng mga atletang Pilipinong nagpupursige upang makapagdala ng karangalan para sa Pilipinas. Basta lagi pong walang ito, agad walang ito. Sana po matutukan po yung lahat kasi galing po ako sa, yun nga, sa wala po talaga. So ayun po, yung I think they need SNC, kagaya po sa national team, kailangan po talaga ng SNC. Nutritionist po, sa pagkain po talaga, mahalaga din po talaga yung pagkain. Kasi po parang doon nga din po kami kumukuha lahat. And then po, yung training area po, like po yung mga, yung gym, ganun po. Sana po mga matutukan po yun, tapos mabigyan po ng mga uniform yung mga atleta. Makikipagpulong naman ang liderato ng Kamara sa Philippine Sports Commission at Philippine Olympic Committee kaugnay ng hakbang na amyendahan ng batas.
Samantala, ginawaran ng Congressional Medal of Excellence ng House of Representatives si Yulo. Iginagawad ang pagkilala sa Filipino Achievers sa larangan ng sports, business, medicine, science, arts, and culture. Congressional Medal of Distinction naman ang iginawad sa Olympic bronze medalist na sina Nesty Petesio at Ira Villegas. Naging mainit ang pagsalubong ng mga mambabatas at kawani ng House of Representatives sa delegasyon ng Pilipinas sa katatapos na 2024 Paris Olympics. Bukod sa pagkilala, pinagkalooban din ng Olympic medalist ng cash gifts mula sa ambaga ng mga kongresista at kawani ng kamara. Mahigit 14 million pesos para kay Yulo. Tig 3.5 million pesos para kina Petesio at Villegas, samantalang kalahating milyong piso naman sa iba pang atletang Pilipino. Salamat po sa lahat po na nagdasal po sa amin at sumuporta, nagpuyat po para mapanood po yung mga competitions namin. God bless us all po, ang panalo po namin ay panalo po nating lahat. Gusto ko lang po magpasalamat kasi mas napapansin na po yung sports ngayon sa Pilipinas. So, baka madami pa po mga atleta ang mas magpursige po. Rosalie Coz, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Tinanggap na ni Olympian pole vaulter EJ Obiena ang 500,000 pesos na cash incentive na ipinagkaloob ng lokal na pamahalaan ng Maynila sa atleta. Ayon kay Manila City Mayor Hani Lacuna, very proud sila sa ipinakitang galing ni Obiena sa 2024 Paris Olympics. Bagaman hindi nakasungkit ng medalya, marami pa rin ang humanga sa ipinakitang husay ni EJ sa kompetisyon kung saan hinirang siyang fourth placer sa men's pole vault event. Si Obiena ay isang proud Manilenyo mula sa Tondo at isa ring alumni mula sa University of Santo Tomas. Inihahanda na ng lungsod ng Maynila ang isang resolusyon na magdedeklara sa August 4 bilang Carlos Yulo Day. Ayon kay Manila Mayor Hani Lacuna, ang Carlos Yulo Day sa Maynila na gagawing isang working holiday ay idedeklara bilang pagbibigay hugay sa double gold Olympic medalist na si Carlos Yulo na isang tubong Maynila. Matatanda ang August 4 nang makuha ni Carlos Yulo ang ikalawang ginto para sa Pilipinas sa men's gymnastics vault final sa ginanap na 2024 Paris Olympics. Ito ay isang araw matapos niya ring manalo ng gold sa men's floor exercise. Nakatakda ang bigyan ng parangal ng Philippine Coast Guard ang dalawang Pinoy Olympians na sina Nesty Petesio at Elrin Ando. Kapwa regular member ng PCG ang dalawang atleta. Isang event ang isasagawa sa Lunes ng PCG kung saan imbitado sina Petesio at Ando. Nauna nang inianunsyo ng PCG na bibigyan nila ng promotion si Petesio. Mula sa pagiging Coast Guard Petty Officer 2nd Class ay magiging Petty Officer 1st Class na ang bronze medalist boxer. Habang bibigyan din ng natatanging pagkilala ang weightlifter na si Elrin Ando. Sa iba pang balita, nakatakdang dumating sa Pilipinas si Singaporean President Tharman Shanmugaratnam para sa tatlong araw na state visit. Mamaya ay personal siyang sasalubungin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Malacanang kung saan nakatakda ring magpulong ang dalawang opisyal. Mula sa Malacanang, makibalita tayo kay Nel Maribohok live. Nel, ano yung inaasahang mapag-uusapan ng dalawang leader at mayroon ba silang mga kasunduan na nakaschedule na pirmahan mamaya? Yes, Aga, sa sentro ang pulong ni na Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at Singapore President Tharman Shanmugaratnam sa pagpapatibay ng bilateral relations ng dalawang bansa kasama sa tatalakay ng ukol sa kooperasyon ng Pilipinas at Singapore pagdating sa larangan ng enerhiya at healthcare. Bukod sa bilateral meeting, inaasahang sasaksihan ng dalawang leader ang paglagda mamaya ng Memoranda of Understanding o MOUs tungkol sa recruitment ng Filipino healthcare workers at pakikipagtulungan sa climate financing. Ito ang kauna-unahang pagbisita ni President Shanmugaratnam sa Pilipinas bilang bagong head of state ng Singapore.
Mayo ng nakaraang taon ang inimbitahan ni Pangulong Marcos ang bagong Singapore government leaders na sina President Shanmugaratnam at Prime Minister Lawrence Wong na bumisita sa Pilipinas. Yan muna ang ating update. Balik sa iyo aga. Maraming salamat, Nel Maribuho. Wala na umanong nagiging epekto ang mga tigil pasada o transport caravan na isinasagawa ng mga transport group para tutulan ang implementasyon ng Public Transport Modernization Program o PTMP ayon sa Department of Transportation. Kahapon, muling nagsagawa ng transport caravan ang Manibela at Piston sa Welcome Rotunda na papunta sana Mendiola pero hinarang sila ng mga pulis. Narito ang report ni JP Nunez. Nasanay na umano ang Department of Transportation sa ginagawang tigil pasada o transport caravan ng mga transport group na Manibela at Piston. Ayon kay Transportation Secretary Jaime Bautista, wala nang nagiging epekto ang mga kilos protesta ng dalawang grupo sa mga commuter. Ipinaliwanag ng kalihim na si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na ang nagsabing walang suspensyon ang programa at majority ng public transport sector ay nag-comply na dito. Kaya naman magtutuloy-tuloy lang ang implementasyon ng PTMP at magsisimula ng manghuli ang DOTR ng mga unconsolidated jeepney na itinuturing ng Colorum Vehicles. Ang Metropolitan Manila Development Authority naman o MMDA na siyang nagmo-monitor ng sitwasyon sa traffic tuwing may transport strike, sinabing walang malaking epekto ang mga tigil pasada sa mga mananakay. Ayon kay MMDA Acting Chairman Attorney Don Artes, hindi ibig sabihin na ang pagde-deploy ng mga libreng sakay ay dahil tagumpay ang strike. Yung pagde-deploy po natin ng libreng sakay ay hindi po dahil successful sila, kundi ayaw po natin na makabala yung ating mga kababayan. And I think saksi naman po kayo dyan na hindi po ganoon kadami ang na aapektuhan. Pero para sa transport group na Piston, malian nila ang datos na majority ang nag-comply sa PTMP. Ang katunayan umano nito ay mas marami silang mga chuper at operator na nagsasagawa ng transport strike. Paano din umanong mararamdaman ito ng mga nasa gobyerno kung hindi naman umano nila nakikita ang totoong nangyayari sa mga isinasagawang protesta? Hindi naman talaga mararamdaman ni Secretary yan eh. Kasi wala naman siya sa field, ano? At inaasahan na natin yung mga ganitong sinasabi ng lahat ng ahensya ng gobyerno, hindi successful yung nagaganap na pagkilos. Pero pag tinignan natin, kung hindi successful, bakit naglabas sila ng mga libreng sakay? No? Yung pag naglabas sila ng libreng sakay, concerned na pag-aamin yan eh. Na mayroon pa relasyon eh. Kahapon nagsagawa ng transport caravan ang Piston at Manibela bilang bahagi ng kanilang tatlong araw na tigil pasada hanggang Biyernes. Nagtipon-tipon sila sa Welcome Rotunda, dala ang kanilang mga tradisyonal na jeep na iniharang sa kahabaan ng Quezon Avenue. Sa Mendiola sana sila magsasagawa ng programa para iparating kay PBBM ang kanilang mga hinaing hinggil sa implementasyon ng PTMP. Pero hinarangan sila ng pulisya at naglagay din sa kalsada ng mga truck ng bombero at pulis. Questionable sa Manibela ang pagharang dahil meron umano silang permit at hindi umano patas dahil ang pro-PTMP na nagsagawa ng Unity Walk noong nakaraan ay pinayagan naman. Talagang hindi patas at kumikiling lamang sa mga kanilang kung sino ang mga sipsip at balimbing sa gobyerno, yun lamang ang pinapaboran ng gobyerno din. Nagdesisyon yung transport group na Manibela at Piston na dito na lang magsagawa ng programa sa Welcome Rotunda. Ito kasing kahabaan ng Espanya ay hinarangan ng Manila Police District. Papunta sana silang Mendiola pero hindi na sila pinayagang makapasok. Ayon sa dalawang grupo, tuloy ang tigil pasada at protesta sa kanilang mga strike center hanggang Biyernes. Pero wala na silang isasagawang transport caravan o malakihang pagtitipon. JP Nunez, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Binuksan na kaninang umaga sa mga motorista ang southbound ng EDSA Kamuning Flyover matapos na sumailalim sa rehabilitasyon.
Nauna nang inianunsyo ng Department of Public Works and Highways na sa Setyembre pa muling mabubuksan ang flyover, subalit natapos ng mas maaga ang proyekto. Mula sa Quezon City, alamin natin ang detalye mula kay JP Nunez live. JP, kamusta yung sitwasyon ng traffic dyan sa Kamuning ngayong binuksan na yung flyover? Aga, mula nga kaninang umaga ng rush hour, nung binuksan ito sa Kamuning flyover na southbound, hanggang ngayong tanghali ay nakikita natin na napakaluwag ng daloy ng mga sasakyan. Kumpara kasi nung nakasara yung flyover, dalawa lang yung linyang nadadaanan ng mga motorista doon sa service road. Pero nung binuksan ito kanina, nadagdagan ng tatlong lanes na paakyat doon sa mismong flyover. Matapos nga ang higit tatlong buwan na retrofitting simula noong Mayo, muli nang binuksan sa mga motorista itong EDSA Kamuning flyover kaninang umaga. Mas maaga itong natapos kaysa sa unang inanunsyo ng Department of Public Works and Highways na Oktubre. Ayon kay DPWH NCR Regional Director Loretta Malaluan, hindi nakaapekto ang mga naging pag-ulan kaya napabilis ang rehabilitasyon. Gayunman, 30% pa lang ang natatapos doon sa talagang kabuuan ng retrofitting activity. Meron pa kasing gagawing paglalagay ng restrainers sa ilalim ng mismong flyover para mas maging matibay ito sakaling magkaroon ng malakas na lindol gaya ng The Big One. Pero sa ngayon, yung kahabaan ng flyover sa ibabaw ay safe na para sa mga motorista dahil naisaayos na ang mga deck slab nito. Kanina, sinimulan ng tanggalin ng Metropolitan Manila Development Authority o MMDA ang mga barrier na ginagamit sa rerouting papasok ng Scout Borromeo. Inalis na rin yung mga signage na nakalagay sa kalsada para doon sa road closure. Aga, doon sa datos ng MMDA, no, nasa 24,000 na mga motorista o na mga sasakyan at 23,000 na mga nagmomotorsiklo yung dumadaan dito sa southbound ng EDSA Kamuning flyover kada araw. Kaya ngayong nabuksan na ito, malaking ginhawa para sa mga motorista. Yan muna ating latest live mula dito sa Quezon City. Balik sa iyo, Aga. Alright, maraming salamat, JP Nunez. Isang delivery truck ng frozen meat ang naharang sa checkpoint ng Department of Agriculture Bureau of Animal Industry sa Quezon City laban sa pagkalat ng African swine fever. Narito ang report ni Harry Ilagan. Sir, bali ito po yung ginagawa namin na checkpoint regarding sa ASF po para makaiwas tayo na makapasok sa ating city. Dahil laganap na po na naman ng African swine fever po. Sinimulan na nitong Miyerkules, August 14, ng Department of Agriculture at Bureau of Animal Industry ang checkpoint kaugnay ng pagkalat ng African swine fever o ASF. Katuwang ng DA ang mga local government unit at Philippine National Police. Matatagpuan ang mga ASF checkpoints sa Commonwealth, Mindanao Avenue, Tandangsora at Esa Balintawak sa Quezon City. Meron din sa Valenzuela City at maging sa Laguna, Batangas at Cavite. Nasampunan ng checkpoint ang isang truck ng frozen meat na naharang sa Commonwealth sa Quezon City dahil walang permit. Bali ito ma'am, itong hinold po namin na truck po, na-inspeksyon namin na wala pong permit yung frozen meat product nila, walang COMI. Yung certificate of meat inspection po na galing ng NMIS pagka frozen. And then yung chicken din nila, wala rin pong MIC meat inspection certificate po. Ayon sa opisyal, kukumpiskahin nila ang meat product kung walang may papakitang kakulang permit ang may dala nito. Doon po natin malalaman kung legit po yung pinanggalingan na katayan or cold storage po ng mga meat products po. Yung pinakita po sa amin ma'am, delivery receipt lang po ng mga vegetable tsaka fruit products po. Wala po talagang permit yung karne nila. Samantala, parating na sa Biyernes, August 16, ang 10,000 doses ng ASF vaccine sa ilalim ng emergency procurement ng pamahalaan. Sisimulan naman ang rollout nito sa susunod na linggo sa lalawigan ng Batangas. At this Friday din, magpupulong na yung Bureau of Animal Industry with the industry stakeholders sa Batangas para una, malaman kung sino magbabolunteer
na magpa-participate dito sa controlled vaccination pa rin. Part ng controlled vaccination. Hari Ilagan, UNTV, News and Rescue, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Nakapasok na rin ngayon sa Quezon Province ang pinangangambahang African swine fever na mabilis na kumakalat sa mga alagang baboy. Sa bahay ng Lopez, dalawang barangay na ang positibong apektado ng ASF. Bunsod nito, inalerto na ng provincial government ang ASF Task Force upang mapigilan ang pagkalat ng sakit sa mga baboy sa lalawigan. Mula sa Lucena City, makibalita tayo kay Japet Cablaida Live. Japet, ano nang mga hakbang ang ginagawa ng lokal na pamahalaan para mapigilan dyan ano yung pagkalat ng ASF? Aga mahigpit na binabantayan ng lokal na pamahalaan ng Lopez Quezon itong dalawang barangay na kinakitaan ng ASF virus na mga alagang baboy. Naglabas na din sila ng anunsyo sa publiko na paigtingin ang pagpapatupad ng biosecurity sa kanilang lugar, lalo na sa mga nag-aalaga ng baboy upang maiwasan ang pagkalat ng African swine fever. Ilan sa mga ito ay ang palagi ang pagdidisinfect at paglalagay ng footbath araw-araw, huwag magpapasok ng ibang tao gamit maging ang sasakyan sa loob ng farm, huwag ding magpakain ng kaning baboy sa kanilang mga alaga at bumili sa mga pagkakatiwalaan lamang na feed supplier. Obserbahan din nila ang alagang hayop araw-araw upang kung may sintomas ito ng ASF o bigla ang pagkamatay ay agad na ipagbigay alam sa tanggapan na pambayang agrikultor. Sa pamamagitan ng ASF task force na binubuo ng iba't ibang ahensya gaya ng tanggapang pag-agrikultor, Philippine National Police, ang Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office at mga opisyal ng barangay, mas papaigtingin ang isinasagawang animal checkpoints sa papasok at palabas ng bayan ng Lopez, maging ito'y buhay na baboy o karni nito, lalo na dito nga sa dalawang barangay na nakapagtala ng ASF virus. Nagpabatid na din sa publiko na may karampatang parusa sa mga barangay officials, biosecurity officers, hog raisers, at iba pang sangkot kapag hindi sila nag-uulat sa loob ng 24 na oras kapag may nakaranas ng pagkamatay ng baboy sa kanilang lugar. Aga nagdulot naman ito ng pagkabahala sa mga hog raisers sa bayan ng Lopez sa posibilidad na maulit ang kanilang pagkalugi dahil sa ASF virus, lalo't na ngayon pa lamang sila nag-uumpisang makabawi na kubita sa pag-aalaga ng baboy. At yan muna ang update dito sa Quezon Province. Balik sa iyo aga. Maraming salamat, Japet Cablaida. Kakansilahin ng Commission on Elections o COMELEC ang kandidatura ni Dismissed Mayor Alice Guo kapag tumakbo ito sa darating na halalan at wala siyang nakuhang temporary restraining order sa korte. Samantala, maghahain naman ng apila ang kampo ni Guo sa kautusan ng Office of the Ombudsman na tanggalin siya sa pwesto. Narito ang report ni Dante Amento. Inihayag ni Commission on Elections o COMELEC Chairman George Erwin Garcia na ipatutupad nila kaagad ang perpetual o tuluyang pagdiskwalipika kay dismissed Bamban Tarlac Mayor Alice Guo sa pagtakbo sa anumang posisyon sa gobyerno alinsunod sa ipinag-utos ng Office of the Ombudsman. Paliwanag ni Garcia, liban na lamang kung may makukuhang temporary restraining order o TRO mula sa Court of Appeal si Guo. Ang disqualification ay accessory penalty o kaakibat na parusa ng ombudsman kay Guo dahil sa grave misconduct. Paliwanag ni Garcia, sa ilalim ng batas, kapag ang ombudsman ay nagdesisyon ng disqualification, ito ay kaagad na executory o ipinatutupad. Kahit nakaapila pa sa mataas na hukuman, amin pong pinapatupad yung immediately executoriness ng desisyon na kung saan ang respondent ay kinakancel ng COMELEC ang candidacy. Sapagkat para sa COMELEC, paano ka makakatakbo kung perpetually disqualified ka to hold public unless there is a restraining order from the Court of Appeal. Kung sakali man anyang maghahain ng Certificate of Candidacy o COC si Guo sa darating na 2025 elections,
may kapangyarihan naman silang kanselahin ang kandidatura nito. Maaari rin na may maghain ng petisyon para ipakansela ang COC. Samantala, ayon naman sa abogado ni Goon na si Attorney Stephen David, ikinalungkot nila na hindi anya nakita ng ombudsman ang merito ng kanilang argumento. Naghahanda na sila para sa paghahain ng motion for reconsideration o apila sa Court of Appeals. Una nang sinabi ng Office of the Solicitor General na maaari pang iaapila ni Goon ang dismissal order ng ombudsman laban sa kanya. Dante Amento, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Nagtalaga na ang Department of the Interior and Local Government o DILG ng bagong alkalde ng Bamban, Tarlac. Kapalit ito na idinismiss na si Alice Go matapos na mapatunayan ng ombudsman na guilty ito sa kasong grave misconduct. Narito ang report ni Lea Ilagan. Nanumana sa harap ni Department of Interior and Local Government Secretary Benhar Abalos si Municipal Councilor Iranio Timbang bilang acting mayor ng Banban, Tarlac. Ayon kay Secretary Abalos, si Timbang ay uupo bilang acting mayor sa loob lamang ng 3 buwan. Ngayong umaga, nasaksihan natin ang paninagpa sa katungkulan ating acting mayor for 3 months ng Banban, Tarlac, si acting OIC na Mayor Timbang. Okay. After 3 months, yung vice mayor po ay matatapos sa suspension at ibang mga konsehal sa kanila. Paliwanag pa ng kalihim, ipinatupad nila ang succession subalit hindi makaupo ang vice alcalde dahil kasama ito sa mga nasuspindi. We go by succession. However, kung wala ang mayor, it should be the vice mayor. Pero ang vice mayor ay suspended ng 3 buwan. So ang problema, kung suspended siya ng 3 buwan, sinong pipirma sa mga pasweldo, kuryente, tubig, sa mga kinakailangan permit? So maglalagay muna kami ngayon ng uupo ng 3 buwan dahil by after 3 months, uupo na po yung mayor. That's succession now. Sinabi ni Secretary Abalos na layon ng pagpupuesto kay Timbang na hindi maapektuhan ang serbisyo publiko sa bayan ng Banban. Importante tuloy-tuloy ang serbisyo ng munisipyo po nito. Kung kaya sa ngayon ay inuna po namin si Acting Mayor Timbang, pero ako na po ay nagpagawa ng isang memorandum na kung saan ay ayon sa MC 2019-21, tayo po ay nagtayo ng screening committee para punuin yung iba. Nangako naman si Timbang na gagawin ng maayos ang kanyang trabaho at itutuloy ang mga nabimbing proyekto ng bayan. Sa ngalan po ng munisipyo ng Bamban, ako po nalulungkot sa nangyari sa amin, sa aming bayan. Sa kabila po, nakilala ang bayan namin sa ganitong pamamaraan. Pero reassure po na ang trabaho ko bilang acting mayor ay gagawin ko po. Ano man po yung mga naantalang proyekto ng former administration, alalo ko pong pagsisikapan na gawin ko yung tungkuling iniatang sa akin ng gobyerno. Nanawagan naman ang suporta si Secretary Abalos sa ibang opisyal ng Banban LGU. Ako'y nananawagan naman, alam ko naman na of course maraming suporta si Mayor Go. Ang sa akin lang ay sana galangin po natin ang desisyon ng korte dahil alam naman natin na ang isang bansang demokrasya ang basihan nito at parati ang hustisya, no? At ang hustisya ang basihan ng batas. Ito'y dumaan sa proseso, sana galangin na lang po natin ito. Anyway, may mga kaukurang proseso naman din tayong ginagawa rito, kamukha niya kung sinong uupo, susundin po natin ang batas po rito. Lea Ilagan, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Kinundinan ng advocacy group na Bayanihan ang anilay mga mapanirang aksyon ni Sagip Party List Representative Rodante Marcoleta laban sa Commission on Elections o COMELEC sa pamamagitan ng pagpapakalat ng fake news o maling impormasyon. Ito ay dahil sa paggawaan nila ng mga walang basihang alegasyon laban kay Chairman George Irvin Garcia, kaugnay ng umano'y bank account sa abroad at issue ng pagtanggap ng suhol.
Ayon sa grupo, maghahain sila ng reklamo sa Ethics Committee ng mababang kapulungan ng Kongreso laban kay Marcoleta. Sa paratang na ipinukol ni Erice at Marcoleta, mayroon daw mga offshore bank accounts ang chairman ng komisyon na di umano ay katas mula sa bagong technology at systems service provider para sa halalan 2025. Mga paratang na maituturing nating fake news o kuryente. Binubudol nila ang publiko, lalo na nang manawagan si Marcoleta na gamitin nilang daw ulit ang notorious na smart magic machines. Samantala, ikakampanya rin daw nila na huwag iboto si dating Caloocan Congressman Egay Erice na kasama rin sa nagpapakalat ng maling impormasyon laban kay Garcia. Sinisikap ang hunan ng pahayag ng UNTV News sina Marcoleta at Erice hinggil dito. Nanawagan ngayon sa pamahalaan ng isang grupo ng mga guro na tuluyan ng alisin sa halalan sa bansa ang kumpanyang Smartmatic na matagal nang naging technology service provider ng Commission on Elections. Mula sa Maynila, makibalita tayo kay Dante Amento live. Dante, ano ang dahilan nitong mga guro na bakit gusto nilang tuluyan ng matanggal ang Smartmatic? Magandang tanghali, Ella. May inilatag na ilang dahilan o rason ang DepEd Teachers Union o DTU. Isa itong grupo ng mga guro na nagsusulong ng karapatan at kapakanan ng public school teachers. Gusto nilang hindi na makakasama sa halalan pa sa bansa ang kumpanyang Smartmatic. Binanggit ng mga guro ang kanilang karanasan sa nakalipas na halalan tulad na lamang noong 2022 national and local automated elections gamit ang mga makinang nabili sa Smartmatic. May 1,800 na mga vote counting machine o BCM ang nag-malfunction o hindi gumana ng maayos. Tinatayang anila na 1.1 million na mga botante ang naapektuhan kung saan naantala ang pagboto. Ang iba ay umuwi na lang at hindi na nakaboto. Ang masaklapaan nila ay sila ang nasisisi at minumura pa sila ng mga botante at maging mga kandidato dahil sa aberya. Bilang mga election worker, binigyan din ng grupo na dapat ang kanilang gagamiting mga makina ay mapagkakatiwalaan at accountable. Kaya naman gusto nilang masubukan naman anya ang ibang mga modernong makina. Wala silang pinipili kung anong kumpanya o makina, basta marisolba lang anila ang kanilang nararanasang problema tuwing eleksyon gamit ang mga makina ng Smartmatic. Ang sa amin na ang panindigan namin is yung mga teachers hindi madihado. As to the bidding and the processes, wala kaming kinalaman kung sino nagsumite, kung sino yung nanalo. Ang sa amin lang, ipinipresenta namin yung kapalkapakan ng Smartmatic. So kung mayroong bagong player, kahit anong pangalan dyan, subukan natin. Baka yung experience namin sa Smartmatic ay maibsan or hindi na maranasan. Dagdagan ng mga ito, ang pinakabagong issue ngayon sa Smartmatic na nagdulot umano ng duda ay matapos ng kasuhan ng US Grand Jury ang kumpanya o mga opisyal ng kumpanya at dating chairman ng COMELEC na si Andres Bautista dahil sa issue ng panunuhol o bribery at money laundering kaugnay noong 2016 elections. Ayon pa sa mga ito, Ella, dahil nga sa mga issue na kanilang binabanggit ay nasisira ang tiwala ng publiko sa proseso ng botohan sa bansa. Yan na ating update pala dito sa Maynila. Balik sa iyo, Ella. Maraming salamat, Dante Amento. Naniniwala si Commission on Elections o COMELEC Chairman George Erwin Garcia na maganda ang panukala ni Davao City 1st District Representative Paulo Polong Duterte na magkaroon ng voluntary drug test ang kakandidato para sa posisyon sa gobyerno. Ngunit ayon kay Garcia, dapat munang tingnan ang implikasyon ng panukalang ito. Lalo na aniya, may desisyon ang Korte Suprema sa kaso ng Social Justice Society versus COMELEC na labag sa konstitusyon o unconstitutional ang requirement na drug testing dahil hindi ito kasama sa hinihingi sa isang kandidato o tatakbo sa halalan. Sa kabilang banda, binigyang diin ni Garcia
na hindi rin naman nila tatanggihan na kapag may kandidatong voluntaryong magsusumite ng patunay na hindi siya adik at isasama niya sa kanyang COC. Walang makakapigil sa isang kandidato kung talaga naman siya ay gusto maglingkod sa sambayanan at maging transparent na maglagay ng certificate na hindi siya adik sa COC at wala po kami magagawa, tatanggapin po namin yon. Ibig sabihin, hindi man siya obligatory or mandatory, walang makakapigil kung gusto mo talaga magpatunay na hindi ako adik, ika-attach ka sa COC. Pinabulaana ni Supreme Court Spokesperson Attorney Camille Ting ang kumakalat sa social media na isang circular mula sa Office of the Administrator ng Supreme Court na naguutos umano na isailalim sa mandatory drug test ang lahat ng mga kawani sa hudikatura ayon sa tagapagsalita ng kataas-taasang hukuman ng bansa batay sa OCA Circular Number 246 Series of 2024 ang pagsasailalim sa mga hukom, opisyal at empleyado ng hukuman sa drug testing ay gagawin on a random basis. Ibig sabihin, hindi totoo na i-require ang lahat ng nasa judiciary na mag-undergo sa drug testing. Nilinaw rin ang hukuman na ang nasabing drug test ay walang kaugnayan sa naging panawagan ni Davao City 1st District Congressman Paolo Pulong Duterte na dapat sumailalim ang lahat ng kawani ng gobyerno kasama na ang Pangulo ng Bansa sa drug testing. Ayon sa Supreme Court, ang isasagwang random drug test ay bahagi ng annual physical examination na kasama sa Judiciary Health Care Plan. Nilinaw ni Department of Justice o DOJ Secretary Crispin Remulla na walang nilalabag na pulisiya o sinusupo ang pamahalaan. Ito ang sagot ng kalihim sa pahayag ni Vice President Sara Duterte sa pulisiya ng Marcos Administration na pinapayagan umano ang mga dayuhan na manghimasok o makialam sa domestic affairs ng bansa, partikular sa issue ng International Criminal Court o ICC. Hindi naman naman tayo sinusuko kahit na anong bagay dito. Kaya, alam mo, that's a political statement more than anything else. Pala, ano lang yan? Yan lang yung kanyang political line na sinusunod. Dagdag pa ni Remulla, ang pahayag nito kaugnay sa Interpol na posibleng magsisilbi ng warrant of arrest dito sa Pilipinas na hindi nila pakikialaman ay dahil may commitment tayo bilang miyembro nito. Pero ang aktwal na hakbang sa pagsisilbi ng arrest warrant ay pag-aaralan pa nila sa ilalim ng ilang kondisyon. Inihayag ng Philippine National Police o PNP na wala pa itong natatanggap na anumang request o pakikipag-ugnayan mula sa International Criminal Court. Kasunod ito ng ulat sa posibleng paglalabas ng arrest warrant ng ICC laban sa mga personalidad na iniuugnay sa drug war ng Duterte administration. Mula sa Kamkrame, may report si Lea Ilagan live. Lea, ano ba ang dapat na proseso dito sa sinasabing coordination ng ICC at maaari ba silang direktang makipag-usap sa PNP? Sa Philippine National Police, may prosesong dapat sundan hinggil sa koordinasyon sa anumang organisasyon sa labas ng Pilipinas gaya ng International Criminal Court o ICC. Sinabi ni PNP Public Information Office Chief Police Colonel Jean Fajardo, kailangan tumaan sa normal diplomatic channels ng ICC sakaling nais nitong makipag-ugnayan o mag-request ng assistance sa PNP. Ngunit sa ngayon, aniya, wala pa namang natatanggap na pakikipag-ugnayan ng PNP mula sa ICC. At wala rin aniyang ideya kung sino sa ICC ang dapat na makipag-usap sa pamunuan ng pambansang pulisya. Sinabi pa ni Colonel Fajardo na walang kapangyarihan ng ICC para basta na lamang utusan ng PNP, lalo pat hindi naman kasama ang Pilipinas sa Rome Statute ng ICC. Kung mayroon man ani ang ginagawang koordinasyon ng ICC sa gobyerno ng Pilipinas, sinabi pa ni Colonel Fajardo na susunod lamang ang PNP sa command line nito. Ginawa ng PNP ang pahayag makaraang lumutang ang mga balita na maglalabas ng warrant of arrest ang ICC laban sa ilang personalidad ng nakaraang administrasyon na iniuugnay sa war on drugs ng pamahalaan. Ala?
Maraming salamat, Leia Ilagan. Binigyan din ngayon ni Interior Secretary Benher Abalos Jr. na walang pulisiya ng pagre-red tag ang Philippine National Police o PNP. Ginawa nito ang pahayag sa pagdinig ng House Committee on Appropriations sa panukalang pondo ng Department of the Interior and Local Government o DILG at attached agencies nito. Mula sa House of Representatives, may report si Rosalie Coz live. Rosalie, ano yung paliwanag ni Secretary Abalos ukol dito sa issue ng red tag? Aga, hindi kailanman naging polisiya ng Philippine National Police o PNP ang red tagging. Yan ang binigyang diin ni Interior Secretary Benher Abalos nang humarap sa House Committee on Appropriations para sa pagdinig ng 281.3 billion pesos na panukalang pondo ng Department of the Interior and Local Government o DILG at attached agencies nito para sa taong 2025. Tinanong ni Kabataan Party List Representative Raul Manuel ang PNP kung ano ba ang masasabi nito sa pag-aaral ng Ateneo Human Rights kung may nang ginagawang red tagging umano ng pamahalaan online sa pamamagitan ng city at municipal police stations. Ayon kay PNP Chief Police General Romeo Marbil, wala itong ulat na may gumagawa ng red tagging sa hanay ng mga tauhan ng pulisya. Tiniyak naman ni Interior Secretary Abalos na kung may ganito mang ulat ang akadim, sisiyasati nila ito. Samantala, muli namang umaapela sa mga kapwa kongresista ang Makabayan Block Solon na i-defund na ang National Task Force to End Local Communist Armed Conflict o NTFLCAC, kabilang na ang barangay development programs nito. Layo ng NTFLCAC na tapusin ang matagal ng suliranin ng bansa sa isyu ng local communist groups. Subalit ayon kay Congressman Manuel, dapat ilagay na lang ang pondo nito direkta sa mga national government agency na may direktang o na may kaugnayan sa pagkakaloob ng social services sa mga mamamayan. Balik sa'yo, Aga. Maraming salamat, Rosalie Coz. Banyerang isdang lawlaw o mas kilala sa tawag na tamban ang nahuhuli ngayon sa lalawigan ng Iloilo. At dahil sa oversupply ng tamban doon, nasa 50 piso na lang ang halaga na ibinibenta ang bawat banyera nito. Samantala sa Sorsogon naman, isinusulong ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources of BFAR na gawing tinapa ang tamban para hindi ito masayang at dagdag na kita ng mga mangingisda. At para sa detalye, makibalita tayo kay Jerry Galicia live. Jerry, ano ang dahilan bakit mayroong oversupply ng tamban sa Iloilo? Dang lawlaw o tamban na nasa dami ng nahuli isda na mamang isda doon sa karagatang sakop ng bayan ng Concepcion. Umabot na lamang sa 50 pesos kada banyera ang halaga ng isang tamban o katumbas sa 250 pesos kada kilo sa lalawin ng Iloilo. Buti dito ang pagdagsa ng isang tamban sa karagatang sakop ng bayan ng Concepcion. Itong buwan ng Hulyo halos nasa 300 pesos pa kada banyera o umabot sa 15 pesos kada kilo ang isang lawlaw sa o tamban sa Iloilo. Pero bumagsak ang presyo nito pagpasok ng buwan ng Agosto dahil sa oversupply. Halos umapaw na sa mga bangka na mamangisda ang mga nahuli nilang tambana. Ayon sa mamangisda, sa 50 banyera na isda, 10 banyera na lang ang kanilang naibebenta. Kaya naman para di masaya ang kanilang nahuli, binibilad na lamang nila ito sa araw upang maggawing tuyo. Samantala, sinusulong naman ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BFAR, Bicol, ang tinapamaking sa lalawigan ng Sorsogon. Matatanda nitong buwan ng Mayo, nakaranas din ng oversupply ng naturang isda sa bulan Sorsogon. Halos ibalik na lamang sa karagatan ang mga huling isda at ang mga isda dahil sa sobrang dami. Nagdeklara pa ng stop buying ang mga paggawa ng sardinas kaya halos nalugi ang mga nanguhuli ng isdang tamban sa bulan. Sa ngayon, sinusulong na lamang ng BFAR Bicol at Municipal Agriculture Office ang tinapamaking upang huwag masayang ang mga nahuhuling tamban sa kanilang karagatan. Yan ang balita. Balik sa iyo, Ella. Maraming salamat, Jerry Galicia. Kinumpirma ng Police Regional Internal Affairs Service 11 na may ilang police stations umano sa Davao City ang dinoktor
o naglalagay ng hindi wastong mga datos sa kanilang blatter reports. Ito umano ang dahilan kung bakit inalis sa pwesto ang 19 na police station commander sa lungsod. Mula sa Davao City, makibalita tayo kay Lalaine Moreno live. Lalaine, ano na yung latest development doon sa 19 na pulis na nirelieve sa pwesto dyan sa Davao City? Technical Director at Police Brigadier General Nicolas Torre III naka-assign na sa iba't ibang police station sa Davao ang mga o ang 19 na Davao City Police Station Commanders na tinanggal sa pwesto at sa ngayon ay isinailalim na sila sa investigasyon. Lumabas sa investigasyon ng Philippine National Police Regional Internal Affairs Service o RIAS 11 na mayroon talagang ilang police station sa Davao City na hindi sakto o dinuktor ang kanilang blotter reports. Kabila umano rito ang ilang estasyon ng pulis sa bahagi ng Kalinan, Balioc at Turil. Paliwanag ng RIAS 11, ang misreporting ng blotter ay maaaring makaapekto sa ulan hinggil sa tunay na antas ng krimen sa lungsod. Ayon sa RIAS 11, maaaring makasuhan ng mga pulis na mapatutunay at dinuktor o minapula ang police blotter sa kanilang estasyon. Samantala, tiniyak naman ang Davao City Police Office na may nilang imo-monitor at huling isa sa ilalim sa seminar and desk officers ng bawat police stations. Matatanda ang inihayag ni Police Regional Office 11 Director, Brigadier General Brigadier General Nicolas III na tila nagkaroon ng dagdag bawas o pinakinis ang ulat sa crime statistics kaya umano lumalabas na mababa ang crime rate sa Davao City. Dito rin naman ang isa sa mga dahilan kaya tinanggal ni Torre ang 19 na police station commanders noong July 8. May pinakita rin si Torre na blue book o listahan ng mga dinuktor na blatter sa lungsod, bagay na pinatikos ni Davao City Mayor Sebastian Baste Duterte dahil sa umano'y kawalan ng paskan. Yung mga ating balita mula rito sa Davao City, balik sa iyo aga. Aming salamat, Lalaine Moreno. Pamalas ng galing sa three-point area sina Senator Bongo at DOJ Assistant Secretary Mico Clavano sa bakbakan ng kanilang koponan sa pagpapatuloy ng UNTV COP Executive Face-Off. Habang nagwagi naman sa magkahiwalay na laban ang Malacanang team at ang Ombudsman Graph Busters. Para sa detalye, narito ang report ni Bernard Dadis. Misto lang nag-showdown sa three-point area ang dalawang top executives ng Senate Sentinels at Department of Justice Beacons sa exciting ballgame kahapon sa pagpapatuloy ng eliminations ng UNTV COP Executive Face-Off sa Phil Oil Center sa San Juan City. Nagpakawala ng 6-3 at may kabuang 24 points si DOJ spokesperson at Assistant Secretary Mico Clavano para pangunahan ang opensa ng Beacons. Sinagot naman ito ng 5 beyond the arc ni Senator Christopher Bongo. Nahirapan ang DOJ na pigilan ang mainit na opensa ng Senate, subalit nagawa naman nilang dumikit. Gayunman, mas nanaig ang defending champion sa final score na 89-75. Hinirang na best player of the game sa ikatlong sunod na pagkakataon si Senator Bongo na kumamada ng 23 points at tigtatlong rebounds at assist. Ganun naman po ang basketball, na mas masarap ang pakiramdam pag pinaghirapan mo yung bawat tira mo, bawat shoot mo, bawat panalo. Sa lahat ng bagay, pag pinagpawisan at pinaghirapan niyo po ang iyong panalo, mas masarap po ang pakiramdam. Dahil sa panalo, nananatiling malinis ang record ng Senate Sentinels na may 4-0 win-loss record, habang ang DOJ ay mayroon ng isang panalo at dalawang talo. Sa second game,
Balik naman sa winning momentum ang Malacanang team Office of the President Executives. Matapos makalasap ng 2-game losing streak, nasungkit na ng OP Executives ang kanilang ikalawang panalo. Matapos talunin ng SSS Pension Boosters sa score na 89-54. First quarter lamang ang SSS ng 3 points, 17-14. Second kanto, nakahabol na ang OP, sila naman ang lumamang ng 3 points, 32-29. Pagpasok ng second half, dikitan pa rin ang laban at makailang beses na nag-deadlock. Pero makalipas ang 6 na minuto, naramdaman na ng SSS ang bigat ng kawalan ng kanilang 6 na players na hindi nakalaro dahil sa naunang commitment sa trabaho. Dumagdag pa ang na-injured na top scorer ng SSS na si Socrates Trinidad na nagkaroon ng full hamstring injury sa kaliwang binti. Kagad namang tinulungan ng UNTV News and Rescue Team si Trinidad para sa pangunang lunas. End of third frame, 60-43. Lumobo na ang abante ng Malacanang team. Nahirapan ang maghabol ang SSS hanggang sa maubos ang oras. Malaking tulong sa OP Executives ang core players na hindi nakalaro sa nakaraan nilang natalong laban. Tulad ni Undersecretary Sam Young na kumolekta ng 17 points, 28 rebounds, 4 na assist at 3 blocks. Kaya naman tinanghal na best player of the game. I think we tried to create some schemes. We did some zone press, full court press, 3/4 zone press to try to take them out of the game. Apparently it worked, so we were quite lucky with that. Sa ngayon kapwa, may tig 2 panalo at talo na ang OP Executives at SSS Kabalikat. At sa third game, pumasok na rin sa win column ang Ombudsman Grabmasters matapos magwagi laban sa Comelec Fast Trackers sa score na 65-54. Kinilala na best player of the game si Assistant Ombudsman Rex Sandoval na may 12 points at 4 rebounds. Pasasalamatan ko yung Comelec. They put up a very good game. Talagang nahirapan kami. And yung sportsmanship na pinakita nila, they play very nicely. Sakripisyo po talaga. We find time na talaga maglaan po ng konting oras para mag-insayo. Dahil alam naman po natin yung trabaho ng public servant, talagang hindi naman po natatapos ng 8 to 5. So talagang love of the sports lang po. Tsaka talagang salamat po sa UNTV kasi nakasali po kami rito. Bernard Daddy's UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan. Serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. At sa ating pong iiwang mga salita ng Diyos na ating sandigan mula sa Aklat ng Awit, Kapitulo 34, Versikulo 15 na nagsasabi, ang mga mata ng Panginoon ay nakatitig sa mga matuwid at ang kanyang mga pakinig ay nakabukas sa kanilang daing. At yan ang mga balitang aming tinutukan at inaksyonan dahil sa aming pagbabalita, una ang paggalinga sa kapwa. UNTV CE News, may balita saan mang panig ng daigdig. At dito sa UNTV, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Magandang tanghali.